Buhay Metro, BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. At narito na ang kagiliw-giliw nating kasama, Aida Gonzales. Lahat. Welcome po sa isa na namang edisyon ng programang Gabay at Inspirasyon, Hindi Alta Presyon, ang hatid sa inyo ngayong hapon. Ako po si Aida Gonzales, samahan niyo po ako sa loob ng isang oras, alas 5 hanggang alas 6 ngayong araw. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, naghahanda man kayo ng hapunan, chill-chill lang dyan. Anong putahe ngayong araw? Umuulan ba? Doc, dyan sa... anyway, mamaya na. Okay. Ayun eh. Masisira na naman ang aking ano eh. Mawawala na naman ako. Anyway, yun ang ating mga kababayan na nasa lansangan pa rin sa mga oras na ito. Again, patuloy ang ating pagpapaalala na huwag magmamadali. Kasi kapag nagmamadali po tayo, naku, lalong bumabagal. At ngayon pong araw na ito ng Tuesday, anong tema natin, Ka-Fred? Anong ang tema natin dyan? Patingin niya. Buhay pamilya at solo parenting. Thank you, Ka-Fred. At dahil buhay pamilya at solo parenting ang atin pong tema ngayong hapon, nandyan ang Pamilya Mia na partners natin dito sa tema na ito. Pero minus Pastora Jenny Mia ngayon dahil umaattend siya ng conference, pero syempre hindi nila tayo pababayaan. Meron namang palaging nandyan sa kanyang tabi. Ang kanyang actually pastora din to eh. Si Doc Hana Mia. Hi Doc! Afternoon po sa bawat isa at sa lahat po ng ating kasama ngayong hapon, mga nagme-merienda. Kanina nakita na ang tita nagme-merienda ka. Kailan si Aida, na Fred, at lahat po ng nasa studio at alam po nasa ibang lugar po kayo dito. Ayun. Ano po ulit yung ano natin, tema? Ang ating tema ay, tuwing Tuesday kasi, di ba, nakasentro tayo sa buhay pamilya. Pero I suppose meron ka namang inihandang mga bagong kaalaman ngayon na isi-share sa ating mga tagapakinig na siyempre huhubog sa bawat isang miyembro ng pamilya, di ba, Doc Hana? Pero siyempre, bago yung ating, yung mga isi-share mo ngayong hapon, eh, meron ka pang assignment. Anong assignment mo? Opening prayer. Sige, Doc Hana, ibigay mo ang ating opening prayer. Go ahead. Sige po, bago tayo manalangin, ituon natin ang ating puso, ang ating isip sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. We praise your name, Father God. Panginoon Diyos, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Kami po ay nagpapakumbaba. Linisin mo po ang aming mga puso para matanggap po namin ang buo ang mga maibabahagi namin ngayong hapon na ito. Lord God, I pray po na kayo po ang mag-ingat sa bawat isa, lalo na po ang mga nasa biyahe, mga nasa tahanan, at kung nasa anumang lugar kami, Panginoon, kayo po ang mag-ingat. And Father God, we pray that you go with us as we discuss this topic, Lord God, at samahan niyo po kami para lalo po kaming maging blessing sa maraming tao. At kami rin mismo, Lord God, ma-touch nitong mga messages niyo po sa amin. Thank you po sa opportunity na ito na kami po ay pwedeng mag-usap at pwedeng makarinig ang maraming tao. Maririnig po ang inyong mga salita. Kaya isan pa, pinabalik po namin ang kapurihan sa inyong pangalan. Ito po aming dalangin. Pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Salamat, Doc Hana, sa iyong opening prayer. Meron ka bang mga gustong batiin muna? Na nasa iyong ano, mga paligid-ligid dyan. So kung batiin yung aking kapatid. Yung mga fans mo, Doc Hana, batiin mo naman. Parang pasyesta na po sila. Patulog. Ay, makinig kayo dito. At yung mga doggies namin. At yung mga lahat po ng taga Hope in the World. Christian ministry sa lahat po ng sulok ng ating bansa at sa ibang bansa din po. At syempre, lahat po ng mga ating mga kapwa Pilipino. At saka po yung mga OFWs. Lahat po yung mga kaibigan ko po.
Ayan. Thank you, Doc. Oo, thank you. Kasi alam mo naman, yung hope in the world, talaga, ano na natin yan. Kumbaga, partner na natin yan. Matagal na natin supporter dito sa ating programang Beyond Buhay Metro. Pero Doc, bago yung iyong mga ibabahagi ngayong hapon na ito, bago mo kami i-educate, susulipan lang muna natin ang ilang mga balita na kumbaga naganap araw na ito na Tuesday. Ating mga kababayan na hindi narinig kanina yung ating IZ balita para magkaroon sila ng idea kung ano ba ang nangyari kasi patapos na, well actually dahil alas 5 na, tapos na yung pagtatrabaho no, ng mga nasa opisina, nasa banko at ang karamihan nga ay pauwi na. Pero syempre mahalaga na magkaroon din sila ng idea kung ano ba ang mga balitang sumulpot ngayong araw na ito ng Tuesday, October 4. O sige po, sulyapan muna natin ang mga naging pangunahing balita ngayon pong araw na ito ng Tuesday. Ano bang meron today? Ito po, Pangulong Bongbong Marcos handang idetalye ang pagtungo sa Singapore nitong weekend. Ako, ito nga medyo nagiging controversial dahil sinasabi ng publiko na especially ng mga kritiko na bakit ito ay hindi na i-announce yung pagtungo niya sa Singapore. So kaya nagkakaroon ng controversy. Siguro mas mabuti na nga po na mailahad yung detalye nito. Samantala, iba pang balita ngayong araw, karagdagang 1.04 billion pesos na SRA ng mga health workers inaprubahan na ng pamahalaan. Aba, good news yan para sa ating mga health workers. Makikinabang ka na ba dito, Doc? Soon. Diba, Doc? Ito ay magandang development kasi talaga naman na yung ating health workers kung saan malaki yung ating kumbaga pakinabang at talagang dapat na pinagtutuunan din ng pansin para yung kanilang mga benepisyo, mabuti naman na bibigyan ngayon ng atensyon, di ba? So that's good news. Aprobado na raw yung kanilang additional benefits. Ito pa po ang balita. Hirit na taas singil ng tatlong kumpanya ng kuryente, ibinasura ng ERC. Oh, yun. So, oo, kasi sobrang hindi pa po napapanahon ngayon, di ba? Kasi andyan pa rin yung impact talaga nung, ano, nung pandemya. Tapos yung tuloy-tuloy pa rin pagsirit ng presyo ng ano ng mga pangunahing bilihin plus andiyan pa rin napakataas pa rin naman ng petroleum products bagamat nagkakaroon ng nung pagbawas nito yung itinaas nito hindi pa rin nababawi yon kaya talagang hangga't maaari wag po muna yung mga additional na increase para sa ating mga utilities. NCRPO bumuuna ng task force na tututok sa pagpaslang sa mga mahayag na si Percy Lapid. Oo, ito nakakalungkot, no? Isa namang mamamahayag yung tinampahan. Oo, actually kilala natin to. At talagang ano to eh, matapang na komentarista. So, nakakalungkot na yun nga. Kagabi kasi inano daw siya eh, tinambangan. At sabi sa report, nagawa pa niya na ano eh, pauwi na, more or less pauwi na siya dahil nasa isang subdivision na siya sa May Las Piñas nang bigla daw merong bumunggo dun sa likuran ng kanyang sasakyan. And then syempre, binunggo siya, di-stop ka nun. So sa pag-stop niya na yun, meron namang paparating na motorcycle at yung sakay ng motorsiklo, yun ang bumaril sa kanya. Sinasabi na medyo nakapagmaneho pa itong si Percy ng ilan pang metro pero bumangga na rin siya doon sa ilang structure doon sa may Santa Cecilia subdivision. So well, ang ating prayer sana naman ay mapanagot, mahuli kung sino man po itong pumaslang kay broadcaster Percy Lapid. At aming pakikiramay sa iyong pamilya at may you rest in peace. And thank you sa iyong mga naging servisyo bilang mamamahayag nung ikaw pa ay nabubuhay dito sa mundo. Samantala, ihabol lamang natin itong balita na ito na eto good news ha. Kahapon, Doc, I don't know kung narinig mo yung balita na di ba nga nagkaroon na ng groundbreaking ceremonies para dun sa sisimula na Metro Manila Subway Project.
At ang unang-unang yung station na sisimulan ay dito sa may malapit sa actually malapit dito sa may station eh, sa DWIC dito sa may Capitol Commons. And kanina talaga unti-unti nang nararamdaman kasi kinukondisyonan ng mga enforcer yung mga motorista doon sa lugar na kung ano na yung magiging flow doon. Kaya medyo nararamdaman na talaga yung pagsisikip doon ng traffic. But importante na may mga traffic enforcer na maggagabay sa mga motorista na affected nito po. Kasi sabi nga ni Pangulong Marcos, kumbaga katiting lang naman itong epekto na to, itong traffic na ito, kung ikukumpara doon sa long-term na benepisyo ng pagkakaroon ng Metro Manila Subway dito sa ating bansa. Diba? Kaya tiis-tiis lang saan-saan ba at giginhawa rin sa rin ng matagandaan. Anyway, so yan po. Siyempre may mga balita rin na yun po may mga, hindi na natin babanggitin. Mukhang may mga pagbabago sa cabinet members bagamat yun daw mga na-bypass naman ng CA ay muling inire-appoint ni Pangulong BBM pero meron din namang hindi na na-reappoint. But anyway, ang ating patuloy na panalangin ay yun nga, magkaroon tayo ng mga officials na sincero sa kanilang paglilingkod sa publiko at nawa ay patuloy na magkabayan si Pangulong BBM sa mga taong dapat niyang ina-appoint kung magkakaisa niya ng adhikain na pagsiservisyo sa taong bayan ang layunin. So, yun na po ang ating mga top stories ngayong araw na ito ng Tuesday, October 4. Beyond Buhay Metro, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Okay, so babalikan po natin si Doc Hana mamaya sa kanyang mga isi-share na impormasyon para sa ating lahat. Pero attention muna. Oo, naku, ito naman. Alam ko naman, masusundan ako dito ni Kafred. Hindi ko siya nabigyan ng advice dito. But attention muna sa mga nagnanais na tuklasin kung ano ba yung kanilang karamdaman sa kanilang katawan. Posibleng marami silang karamdaman sa kanilang katawan, pero nagpunta na sila sa maraming ospital. Sumubok na rin sila ng iba't ibang pamamaraan kung paano gagaling sa kanilang karamdaman, pero hindi pa rin ito nasosolusyonan. Meron pong ipinakikilala at patuloy na advokasya si Engineer Ismael Aviso para ipakilala ang Aviso Wellness Protocols. Marami na pong mga pasyente ang sumubok ng protocols na ito at ang lahat naman po ay nagiging satisfied. Isa na po sa pasyente na nakaranas ng pagbabago doon po sa kanyang sa estado ng kanyang kalusugan. Ito pong napakatagal ng panahon na nagtitake siya ng mga synthetic drugs. Nagtitake po siya ng mga synthetic drugs. Pero matapos po siyang sumailalim dito nga sa Aviso Wellness Protocols na ini-introduce ni Engineer Aviso, ito na po ang kanyang naranasan ngayon. Pakinggan po natin ang kanyang testimonya. Ayan, nakita niyo ba yung aking gamot? Nilipat ko na, galing ko sa sako. Start akong mag-maintenance August 2015. Ayan, napakadami oh. Dami orbas. Ayan, potato grill, amlodipine. Yan yung mga ano, oh. Yung mga gamot na pumasok sa katawan ko. Kaya yung toxin ko, napakadami. Sige po, anong pangalan niyo po? Ako po si Elizabeth Paolo po, parang Marikina. Opo, ano ba ang naging health issue niyo ng mga nakaraan? Ano bang ano? Marami po eh. Nag-umpisa sa high blood, sa puso, sa diabetes. Tapos meron akong vertical vertigo. Oo, ganun. Oo. Lagi po akong nahihilo, lagi po akong nagko-collapse. Simula kailan pa yan? Nagsimula kayo magpa-therapy?
Nag-start ako ng therapy ng June 1. Ito lang, 2000. Hindi, nung sa'yo, sa inyo, yung sasakit nyo yan. Nag-start po yung sakop ko. Nag-maintenance ako since 2015. Oo. Okay. Hanggang bago kayo magpunta dito ng June 1. Opo. Oo. So, matagal pala kayo nag-ano, no? Doon sa sakit nyo yun. Kamusta ba sa pagte-therapy nyo na ano ba? Nag-start po ako ng therapy nung June 1 hanggang ngayon. Maganda po yung status ng ano ko, ng health ko. Hindi na po ako yung hilo ng hilo. Oo. Yung hirap matulog, yung... Masarap na ba kayo matulog ngayon? Ay, naku po. Kahit ano. Natulog po kahit hindi oras ng tulog. Oo, ganun po. Oo. Eh, yung kamusta? Eh, papang nararamdaman nyo sa katawan nyo dati? Yung maraming sakit sa ulo, ganun. Dito sa puso ko, yung palpitation ko na mabilis, yun. Ano yung dinadain ko kasi sobrang bilis niya. Pero ngayon wala na po. Wala na. So, ika-alam session nyo ito? Pang-apat na po. So, ika-tatlong session, naramdaman yung guminhawa na kayo? Kahit yung unang session, may pagbabago na. Ah, ganoon. Oh. Anyway, mula 2015, hanggang ngayon. Hanggang June 1. Hanggang June 1. Oo, ilang doktor na? Ilang check-up na kayo? Ano po ako eh? Taong ospital po ako eh. So, labas-pasok kayo sa ospital? Labas-pasok po ako sa ospital. Oo, nakaranas ba kayong maratay na matagal? Bago kayo magpunta rito? Ah, okay. Oo. Eh, sa ngayon ba yung maintenance nyo? Nagsimula na ba kayo magbawas? Nagbawas na po ako. Yung 7 ko na maintenance, ngayon 3 na lang. 3 na lang? Kaya hati pa. Ay, 7, naging 3, tapos hinati nyo pa. Opo. O di halos 1.5 na lang kumpara sa dating 7, ano? O aalisin na natin next week po yan, ha? Ah, yes po. O sige, tuloy lang kayo. Ano masasabi niya sa therapy? Ano ba? May pag-asa ba to? Ano bang sa tingin nyo? Opo, kasi syempre parang nang... Magic lang eh. Magic ba? O, halimbawa, meron tayong 4. Isang poor. Good, very good, excellent. Saan ba ito sa tingin nyo? Very good na ako. Very good na, ha? Oh, very good. Oh, kasi pangatlo session, pang-apat yung palang ito. Okay? Oh, sige, tuloy nyo lang po. Maraming salamat po, ha? Okay. Narinig niyo po ang testimonya ng isa pong pasyente na sumubok po ng Aviso Wellness Protocols. At kung gusto niyo rin pong subukan ito, pwede po kayong tumawag or mag-text sa 0932-301-9232. 0932-301-9232. Babalik po ang programang BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Pamilya at solo parenting. Ilang araw na ba ngayon, Micah, at Pasko na? Ano yan? Oo nga, meron pa pala akong nakulang. Anong ilang days na lang ngayon, Micah? Ilan na lang? Grabe naman! Doc, 82 days na lang pala at Pasko na. Imagine nyo yun, sobrang nga. So, ano na lang yun, ano? More than 2 months, no? More than 2 months. Anyway, ready na po ba kayo makinig kay Doc Hannah? Taas ang paa. Taas. Hindi. Okay. Ito on niyo lamang po ang inyong pakikinig sa mga ibabahagi ngayon ni Doc Hannah. Siyempre, isa po siya sa anak ni Pastora Jenny. And isa po siyang doctor by profession. Pero ano rin, kumbaga, ang kanyang mga ginagawa ay... nakabatay sa salita ng Diyos talaga. Silang pamilya halos eh talagang nakababad sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Anyway, masatawag ko sa iyo, Doc Hannah, Pastora Hannah. Doc, sige, anong ating topic ngayong hapon? Oo, buti yes, wala kang ano, wala kang duty. Salamat sa oras mo. Okay. Sige. So ano, anong i-share mo ngayong hapon? Go ahead. Okay. Bali na atasan po ako ni Mama na i-share ulit yung kaduktong pwede how to deal with difficult people. Yes! Yan yung topic na sinimulan niya nung last week. So, itutuloy natin ito ngayon. Sige, go ahead. Yeah. Mag-share lang din po ng screen at sinimulan sa akin. Ako. Yan. So, how to deal with difficult people? Ikaw ba, tita, naka-experience ka na ba nito? Oh, yeah. Oh, sigurado yan, di ba? A lot. Many times. Many times. Yes. At saka,
Currently, I am experiencing. Yeah. Ako din, tita. So, walang exempted talaga, no? Wala talaga yeah. So, yeah, hinanap ko rin po yung mga synonyms o kapareha na salita ng difficult. So, nandito, tiresome, nakakapagod. Troublesome, yan ba yung mga trouble, yung walang kapayapaan. And then, demanding, unmanageable, unaccommodating, unhelpful, stubborn, uncooperative, perfectionist, at marami pang iba. So, kung makikita natin, kapag pala difficult people, tita, ano, negative, puro nega. Oo, nakaka-drain. So, lahat naman tayo talaga, walang exempted, kahit yung mga nakikinig sa atin, I'm sure, nung sinabi nating difficult people, may pumasok na agad sa isip nila ng mga tao. Pwede yung boss nila, pwede yung kapitbahay nila, kapatid nila, magulang, or pwede rin yung sarili, di ba, tita? Oo, so, sarili. Oo, oh, yan. Ito po yung number one point natin, changing your mindset. So, isa pala sa pag-deal sa mga difficult people o yung mga mahirap pakitunguhan na tao ay baguhin natin yung ating mindset. Bakit ba yung mindset natin, tita, yung kailangan baguhin? Kasi, syempre, kung yung tao na yun ay difficult people, kung papatulan mo, pwedeng maging difficult person ka na din. Yeah. Nung ano, kumbaga, sasaluhin mo yung basura na ibinabato sa'yo. Sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano ibig sabihin nun nung pattern of this world? Bilang isang tao po, kapag tayo ay inaway, ang initial reaction po natin ay maaaway din. Kapag tayo ay binulyawan, ang reaction po ng bilang isang tao ay bubulyawan mo din. Pero ang sabi po sa Biblia, be transformed by the renewing of your mind. So ibig sabihin, kung meron po umaaway sa atin, mas maganda kung ipanalangin na lang natin. Unang-una, pakalmahin muna yung sarili mo, sister, brother, kabo. Pakalmahin muna, huwag mo munang patulan agad-agad. O huwag ka nang pumatol talaga kasi yun yung pagbabago mo ng mindset. Eh. Pwedeng negatibo ang paligid mo, pero kapag kayong mindset mo ay nakatuon doon sa sinasabi ng Diyos sa Biblia, o kung ano ba yung bilang isang Kristiyano po, tita, talagang malay mo yung difficult person na yun, mapaisip din na bakit ganun siya, kahit na inaaway ko siya, kahit na sinichismis ko siya, kahit na sinisiraan ko siya, hindi siya pumapatol. Hindi niya ako ginagantihan. So, marami pang, maraming pwede tayong gawin bilang isang tao. So, bakit po kaya ganyan yung picture? So, yung mga difficult people daw, sabi, ay, wala yung akyan. Realize that there will always be people in the world that will obstruct you. Pag sinabi pong obstruct, haharangan ka. So kapag pala may merong isang tao na nagagalit ka, naiinis ka, kasi nga mahirap pakitunguhan, pinipigilan ka nito sa mga bagay na kailangan mong gawin. Kasi na-out of focus ka, di ba, tita? Tama po. Yeah. Di ba, oh, na-out of focus tayo. Lalo yeah, na, nawala yung composure mo sa sarili mo. Oo, sa ngayon, yun talaga ang nararanasan ko sa isang, Yes, pwede nyo pa pong madala sa pamilya nyo or sa mga kausap ninyo. Kasi, yun na yung nabigay sa'yo, yung parang nagagalit ka, naiinis ka, di ba, nakakaasar talaga. So, ino-obstruct ka nito. Pero, pwede ka nilang i-obstruct. Pero pwede mo silang hindi payagan na i-obstruct by changing your mindset nga po. So sabi dito, if you're confronted with a difficult person, remember that if you can change them, you can at least change how you react and perceive them. Diba? Si Jesus nga po sabi, hindi siya kagaya ng tao na pabago-bago ang isip. Kapag nagbabago ang sitwasyon, nakahigit siya sa mga sitwasyon, kaya ang kanyang mga salita ay maaasahan. So ibig sabihin, para yung mindset natin ay mabago, ang aasahan natin yung salita ng Diyos. Magbasa tayo ng Biblia palagi kasi marami siyang mga tinuturo doon sa atin na oo nga no, di ba? May tanong ako, tita, nung kaninang quiet time ko with the Lord. Sabi ko, bakit nga kaya mas madaling i-appreciate o mas madaling mapansin yung negatibong nangyayari sa buhay natin
kaysa yung mga blessing na ginagawa ng Lord sa atin, even yung mga maliliit po na blessing. Mm-hmm. Pero yung konting mainis ka lang, mas mabilis mo mapapansin. Pero pag may ginawa si Lord sa'yo, yun nga yung lagi niyo po sinasabi, every gising is a blessing. Yung pagising mo palang nakakalimutan mo na. Pero yung chinismis ka nung kapitbahay mo, mas naalala mo pa yun. Di ba? Yes. So ibig sabihin kasi, yung mindset natin, nakatuon pa dito sa mundong ito. Kaya nga sabi, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So dapat ang kaisipan natin, ano ba yung iniisip ng Diyos sa'yo? Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin mo sa araw na ito? Syempre, gusto niya maging blessing ka sa iba. Kahit na may mga difficult na tao tayong nakakaharap, di ba tita? So God bless you. Bawa, road rage. Yan. Mga nagda-drive po ngayon, hello, hello po sa inyo. Marami po tayong makaka-encounter lang ng pagka-rush hour. Yan, yung mga busina ng busina, tapos ikakat ka bigla, tapos makikipaghabulan ka. Diba? Hindi kung ipagbigyan mo na lang siya, okay na, wala nang ma-aksidente. Diba, tita? So, changing your mindset. Hindi ka pa masistress. Oo. Makapangit. Oo, correct. Hindi ka pa pangit. Hindi ka pa tatanda. Hindi ba maganda wrinkles. Yeah. Oo, nga habang sinasabi mo kanina, Dok Hane, yung tanong mo kay Lord kanina na, oh, anong quiet time mo? Tama, kasi yun yung na-attract mo. Kasi, kasi di ba yung mundo nga, broken pa siya, right? Di ba? Yeah. Tapos po, andyan lahat ng temptation. Sino ba naghahari sa mundo sa ngayon, yeah, di ba? So, yun talaga yung mundo ngayon. So, na kung yan nga din, tama eh, inano ko yung sinabi. So, kung yan nga yung ano, yung laman ng puso mo na negative ka rin, isip mo. So, maa-attract ka nga ng mundo. Tama, no? Oo nga, no? Correct. I see. So, you feed your mind, yun po syempre yung mailalabas ninyo. Yes. So, every day, pinifeed mo yung isip mo ng negative thoughts, negative things. Eh, gusto ko makinig ng mga ano chismis. Gusto ko makinig ng mga ganito. And eventually, pag naka-experience ka ng problema, naka-experience ka ng difficult person sa harapan mo, syempre, wala kang paghuhugutan ng positibo. Wala kang paghuhugutan na salita ng Diyos. And kasi nag-overflow sa'yo ay puro negative. Yes. Kaya baguhin mo ng kaisipan mo, kapatid mo. Diba, tita? Yes. Kung ang mindset natin, napakalaking effect niyan sa atin. Kasi yan yung nag-instruct sa atin kung anong gagawin natin, anong sasabihin natin, anong perception natin sa isang bagay. Yan. Lagi ko naririnig si Papa, sabi niya, the difference between a good day and a bad day is your attitude. Mm-hmm. Oo nga, correct. For example, papasok ka ng office, umiinom ka ng coffee, may bumangga sa'yo o nagmamadali din, nabangga ka, natapunan ka ng kape, nag-retaliate ka kaagad. Nagmura-mura ka dyan. Tapos na nabunot ka pa. Na-stress ka pa. Pero kung sabihin mo lang na, sige, okay lang. Kaya naman punasan yan. So, nag-go-on ka na sa araw mo, hindi nagpasalamat ka pa rin sa Lord. Diba? At nakainom ka pa rin ng kape kahit kaunti. Pero yung effect niya sa atin bilang isang tao, yung stress na lang, yun. Minus the stress. Sa dami na ng problema ng mundo, huwag mo nang dagdagan. Baguhin mo na ang iyong kaisipan. Ayan. Okay naman tayo dito. Pwede tayong sige, bago tayo lumipat ng pamamaraan kung paano natin i-deal ang mga difficult people, pa-pause muna tayo, Dok Hane. Kasi sa oras na 5:32, oras na para bigyan daan natin ating station ID, ilang mga paalala at ilang mga balita. So, mga ka-BBM, dyan lamang po kayo dahil babalik ang programang BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Buhay pamilya at solo parenting. Nagbabalik po ang programa, ang gabay at inspirasyon, hindi alta presyon, ang hatid sa inyo ngayong hapon. So bago natin balikan si Dok Hane sa kanyang mga ibinabahaging kaalaman kung paano natin i-deal, paano natin haharapin ang mga mahirap
harapin ng mga tao. Diba? Ito, bigyan ko lang kayo ng isang announcement. Ito, tinatawagan natin ng pansin ang ano. Ang may mga psoriasis at chronic skin problems. Ulitin ko po ha. Yung may problema ngayon sa psoriasis and chronic skin problems, announcement kasi ito ni ano, ni Dr. Cari Legazpi. Ang Total Skincare Center ni Dr. Cari Legazpi ay nagkakaloob po sila ng Mometasone Cream. Ulitin ko po ha, Mometasone Cream. Para sa lahat ng mga may psoriasis at chronic skin problems. Padala nyo lang po ang inyong picture. Kung halimbawa may psoriasis kayo or any chronic skin problem, picturean nyo daw po yan. Pakita nyo, tapos send nyo po dun sa, ito yung number, 0926-186-6540. 0926-186-6540. Hanapin nyo lamang po si Miss Maricar. Papadala po yan sa inyo while supply last. At ito pa pala, meron din. Meron ding Doxin Antibiotic. I'm sure alam mo to, Doc, itong mga pinagsasabi ko na to. Doxin Antibiotic. But must show picture and give history of problem to. Ayan. Sige po, samantalahin nyo, di ba? Oo, di ba? Kasi while supply last po yung mga pinagkakaloob na yun. Okay, so balikan natin na Doc Hannah ang iyong mga sinishare na kaalaman kung paano natin i-deal ang mga kung tawagin ay difficult people. Go ahead. Okay. So how to deal with difficult people? Ayan, nandiyan na tayo dito. So kapag nakaharap na daw tayo, change our reaction and perception to them. Yan. So yung next na point natin ay ito po. Ayan, may sinabi pa dito, God puts difficult people in our lives to test our character. Yung nabanggit ko nga po kanina na ano ba, paano ba yung difference between a good day and a bad day, sir, attitude. And to express compassion when it's extremely hard to do. Sabi nga ni Lord, paano mo sasabihin na mahal mo daw siya, pero napupuot ka sa iyong kapwa. So kailangan talaga yung mga hindi kamahal-mahal, yung mga unlovable people, mahalin din natin. Hindi lang yung mga mabubuti sa atin. Hindi lang yung mga ginagawan tayo ng mabuti. Lalo na yung mga ginagawan tayo ng hindi maganda. Di ba, Tita Aida? Tama ba yun? Oh, naku. Oh, hirap. Oh, yeah. Sobrang challenging. Kakaiba talaga ito. Yes. So, kailangan natin yung grace ni Lord. Yung kanyang prayer. We love because He first loved us. So, pagka po, naalala natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sigurado po, mas kakayanin po natin na mahalin yung mga hindi ka mahal-mahal. Ulitin ko, hindi ka mahal-mahal. Oh, do, kasi nga every now and then sinasabi ko na pag gano'n, pag nandun ako sa situation na yun, actually right now talaga nandun ako sa situation na yun. Binabalikan ko lang talaga yung kahulugan ng ano, nung cruise sa Kalbaryo. Yes. Yung ginawa ni Jesus doon. Yun lang talaga, wala akong ibang nagiging remedy sa ngayon. Nalala ko pa nung nakapako na po siya, di ba? Sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Yes. Siya pa yung humingi ng tawad para po din yes. Magpapako sa kanya sa Christ. So correct. Tayo, madalas sinasaktan lang tayo emotionally, yung ating mga reputation, mga ganyan. Pero si Jesus, lahat, pati physical, emotional, mental, lahat-lahat. Pero grabe yung pagpapatawad niya. So dapat tayo din po, what more pa tayo na tao lang, na nakakasakit din, na nagiging difficult din tayo, difficult person. Sabi dito, look at your own behavior. Yan. Lord, okay pa ba ako? Magpa-check ka ng puso mo sa doktor, de sa Diyos. Kasi sabi, maging inspirasyon ka daw, hindi magbibigay ng alta pressure. Yes. Baka makaya, tingin ka ng tingin sa spec, o sabi, tingin ka ng tingin sa mali ng kapwa mo, troso na pala ang nasa harapan mo. Wow, that's something, di ba po? Na baka prideful ka na, sa sobrang galit ka na sa isang tao, hindi mo na nakikita yung sarili mo na, ang dami mo na palang pride. So ang kailangan po natin ay humility. Spelling po ng humility ay Y-U, H-U-M-I-L-I-T-Y, humility. Yeah. Kailangan natin yan magpakumbaba, kung paano magpakumbaba ang Diyos. Sabi dito, also remember
you are someone's difficult person sometimes. Totoo ba ta, tita? Difficult person ka rin ba? Oh yeah, oo naman. Kasi di ba sabi nga, hindi naman, perfect lang naman talaga si Jesus. Tayo talaga, just human talaga, makakagawa pa rin tayo, makakagawa. But ang kaibahan lang kasi nga, nung meron na tayong Christ, yung nare-remind agad tayo, chill, diba? Eh dati walang reminder eh, diba? Tama. Tsaka, yung initial reaction din natin bilang tao. Pag nakakarinig tayo ng ganito, hello sa mga nakikinig sa Facebook, sabihin, ay si ano yan, yung ano, tingnan yan. Wait lang, check mo na yung sarili mo. Baka para sa'yo din ito. Na para mas maging better ka. Hindi para ipakita sa'yo na mali ka. Diba? Hindi na ito sinishare para malaman kung sino ang mali, kung sino ang tama, kundi para tayo ay maging better person. Para tayo maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Kaya nga sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Ayan. So paano naman po, syempre mga nagtatanong, paano yung mga intentional po na nananakit talaga? Kahit hindi man physical, o pwede physical, pwede emotional, mga battered wife, battered husband, meron din pong battered husband, battered children. So yung mga ganyan po, ang gagawin lang natin, talaga yung sarili natin sa harap ng Diyos, yun na lang ang isipin natin. Yeah. Yun na lang po talaga, hindi po kung sino yung tama, kung sino yung mali. Tingnan natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos. Na Lord, eto ako, gusto kong magpakumbaba sa harapan mo. Hindi ko po kayang magpatawad kung hindi niyo po ako tutulungan. Napakahirap po talaga, Tita Aida, di ba, na magpatawad, lalo na kung intentional kang sinasaktan. Lalo na kung sinisiraan ka, lalo na kung gumagawa ng mga kwento tungkol sa'yo, tapos ano pa, mga paninira para lang pabagsakin ka. So, pwede nilang gawin yun, pero sa sarili mo, pwede mong hindi yon tanggapin. So, check mo din nga yung sarili mo. Baka mamaya sa sobrang galit ka na, baka nagiging difficult person ka na rin. Kasi tinakot mo yung basura na tinatapon sa iyo. Dok, iba talaga, yun kasi yung na-experience ko sa ngayon. May ganyan akong situation ngayon. Mm-hmm. And, siyempre, nagugulat din ako sa sarili ko na iba talaga pala, pagka may Jesus na. Talagang, yung totoo talaga pala. Siyempre, hindi ko ito nasasabi noon dahil hindi ko naman nararanasan. Pero ngayon, totoo pala talaga na focus ka lang kay Jesus. Tapos, yung hindi, meron kasi ka na nga talagang forgiveness eh, dahil na meron sa'yo. So, naibibigay mo na yung pagpapatawad. May pinagkukuhanan ka na noon. Kung mga may diniposit na sa'yong forgiveness sa puso mo si Jesus kasi pinatawad ka na niya. Kasi nagpapahambag ka na. So meron ka ngayong nawi-withdraw na forgiveness. Kaya na yung difficult people na yon ay wala. Actually, hindi. Siyempre na-amaze din ako pero talagang patuloy akong, di ba sabi ko nga ako naman patuloy na binabago eh. Di ba? Yung totoo, kanina binanggit mo na yung character talagang nabibuild. Yung character nabibuild talaga yung minomold po, no? Yes. Hindi yes, po yes. Tayo magiging better kung hindi tayo makakaranas ng mga ganitong bagay. Kasi hindi natin experience. Oo, kasi lalo pa, imagine mo ito ngayon nagbibigay ng sama ng losak. Grabe talaga, hindi ko talaga akalain. As in. Oo, nakasama ko pa yun dito sa program eh. Grabe talaga. So parang, my God! Anyway, pero thank you talaga sa grasya ng Lord sa pagpapatawad na binigay niya sa akin. Kasi yun, may na-withdraw akong forgiveness and understanding love na kaya nakakaya ko yun. Pero kung wala yun talaga, grabe. Anyway. Yes. Pinapil ko. Ang topic. Yes. Nam-nam na naman po. Yes. Grabe. Actually, dito may pinagdadaanan din ako. Kaya na ganyan. Pero talaga, yung sinabi niyo po na
kapag nakipag-isa na tayo kay Kristo, iba na po yung perception natin. Iba na yung kung paano natin siya kakaharapin. Kaya siguro mamaya i-share din natin sa mga kasama natin po sa online and sa radio kung paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Yung paano tayo magiging makikipag-isa sa Diyos para po maranasan din nila yung freedom. Kasi pag nga po tayo ay nakapagpatawad, minsan po kaya nagiging difficult person din tayo. Kasi nga po may pinanghuhugutan, may inuugatan po yan na pwedeng, yun nga po, na abuse ka, pwedeng nakaranas ka ng matinding, di ba, matinding pananakit, matinding paninira, mga ganyan, matinding karanasan sa mga difficult person. Nagiging ugat po siya na every time na natitrigger siya, grabe yung naging effect sa'yo. Pwedeng ganun din, nagiging masama din yung ugali mo sa ibang tao. Dahil nga po, may pinanghugutan ka na galit. Yan. So sabi nga din po, forgiveness does not mean, reconciliation does not mean cancellation. Tinuturan po kasi tayo ng Lord na maging composed, na umupo ng parang, for example, kasama yung mga difficult person. So, mm-hmm. Parang si Jesus na nakiupo pa siya dun sa alam niyang tatraidor sa kanya. Pero naging composed po siya. Dahil alam niya po yung stand niya. So for example tayo po, alam natin yung stand natin bilang anak ng Diyos. So hindi natin kailangan na mag-retaliate, lumaban, gumante. Kundi magbigay tayo ng forgiveness. Kasi kapag nag-forgive po tayo, tayo ay magkakaroon ng freedom. So pag sinabi mo po kasing cancellation, talagang mabura ka na sa isip ko, mabura ka na sa buhay ko. Pero that doesn't mean po na kailangan maging part na talaga siya ng buhay niyo po ulit pag nagpatawad kayo. Pero hindi po natin kailangan i-cancel yung tao kasi tayo nga po hindi tayo kinancel ni Jesus. Jesus didn't cancel us kahit na makasalanan po tayo. Pagkos yung pagmamahal niya, yung understanding niya sa atin. So kung ganun, pag tayo ay nag-release ng forgiveness, makikita natin yung sarili natin na konti-konti nagbabago, na nagiging maayos na din po yung pakitungo natin sa ibang tao. Actually, ako po before, sobrang matampuhin ko po, sobra. Parang hirap kasama kasi konting bagay magtatampo. So sensitive. Sobrang sensitive. Kasi nga po, may pinanghuhugutan. Currently naman, syempre po, hindi naman po ako perfect na may minimal pa rin si Lord sa akin. May gusto pa rin siyang baguhin sa akin. Syempre, ang hirap po kasama ng mga taong matampuhin. Di ba, tita? Oo. Kasi parang sobrang ingat na ingat ka dun eh. Tapos di mo alam po anong sasabihin. Oo. Tapos paranoid. Yan. Yes, parang yes, gusto mo yes, layuan na lang kasi ang hirap kasama nito. Lagi na lang nagtatampo, lagi na lang nagagalit. So minsan tayo, yung behavior natin, hindi natin napapansin. Nagiging difficult person na rin tayo. So tanungin natin, bakit kaya? Bakit po may pinaghuhugutan tayo? Saan ang galing yan? Kaya nga, di ba may tinatawag na kailangan ma-uproot eh. Kasi lahat niya broken, so kailangan ma-uproot. Parang sigurado kaya ganyan ang character niya, may nangyari sa buhay niya. Kaya talagang kailangan yung understanding, love, yun. Compassion. Yun ang mga susi, di ba? Compassion niya. Oo, yan din yung sinasabi sa akin ngayon. Compassion, yes, compassion. Ilagay, parang kumbaga po, ilagay natin yung sapatos natin sa kanila. Bakit siya naging ganun? Maybe grabe din po yung naging experience niya noon. At kung yung magiging reaction natin, yung response natin sa kanila, eh, pangit din. Sayang naman, hindi sila mare-restore, no? Hindi sila experience nung pagmamahal na nagmumula sa Diyos through our self. Through you. Yes. Kung sino man yan, tita, pag-pray natin yan ng matindi. Nako, actually. Ito talaga ang laman ng prayer ko. Araw-araw. And, Yes, tita. Sa totoo lang po, pinakamahirap na kalaban ay ang mga isip natin, ang ating mga sarili. Di ba po? Kasi yung mga pangit na trato sa atin, pwede naman natin hindi pansinin, pwede naman tayong hindi gumante, pwede naman tayong hindi mag-isip ng masama, di ba po? Pwede naman na gawin na lang natin ay ipanalangin na lang po
Minsan pag ginagamit pa po ang social media para po manakit ng iba. Ginagamit pa ang usually social media. Ngayon, yun nga pa yung ginagamit. Actually, marami akong nalalaman ngayon na gano'n. But salamat sa Lord dahil hindi na, kumbaga yan ay hindi option. Kasi sa akin nga, salamat talaga dahil binago na ako ni Jesus. Patuloy na binabago. Napakalaki po ng difference. Lalo na kapag nakita natin yung sarili natin, yung talagang ugali natin, no? Kasi po, sabi nga, pag naging humble ka lang, tsaka lang ipapakita sa'yo ng Diyos yung mga dapat mong baguhin. Yes, true. Kapag inaccept mo na hindi mo naman kaya yung sarili mo apart from Him, papakita niya talaga po sa inyo. Kasi, what if, diba, kunin po tayo ni Lord mamaya or dumating siya, tapos ang sama-sama ng loob natin, nabulag na tayo dun sa pride natin na siya kasi hindi naman natin pwede idahilan po kay Lord na, Lord, kasi yung tao na ito nakakainis, kaya galit ako. Dapat siya yung parusahan mo, hindi ako, di ba? Yung mga ganung bagay. So talaga kailangan. Sabihin ni Lord, talk to the Marines. Yeah, of course, Lord, I'm just joking. Pero di ba, tita, totoo yun. Kung imagine niyo po yung scenario na yun, parang sarap lang po sa pandinig na yung well done, my good and faithful servant. Yeah. Pag yun ang maririnig natin, no? Pag uwi natin. Ang sarap. paano pag sinabi, sino ka? Tinatawag mo nga ako. Sino ka? Hindi kita nakikilala. Diba? Mapaggawa ng masarap. Ayan. Yeah. Kailangan po baguhin yung mindset, baguhin yung ating mga behavior, at mababago lang natin ito sa tulong at biyaya po ng ating Diyos. Hindi yung self-effort po natin. Kasi babalik po yung luma nating pagkatao kung wala si Kristo sa ating buhay. Do you agree po, tita? Diba? Yes, 100%. Kasi sabi ko nga, ito palagi ko nami-mention. Nung nagpunta ako ng Jerusalem, isa lang ang prayer ko sa lahat ng mga holy sites na pinuntahan ko. Wow. Lord, please continue to change me. Wow. Wala akong ibang masan. Please continue to change me. Until now, yan pa rin ang may prayer. May sagot na si Lord sa'yo. And talaga. Yes. May sagot na si Lord sa inyo. Totoo talaga pala. Kaya pala niya isa. Oh yeah. Maging better ko. Oo. Para nasa bucket list ka dito, Jerusalem. Gusto ko mapunta ng Israel. Blessing. Talaga. Oh. Yeah, ibibigay ni Lord dyan kasi nasa design. Kasi siya din naman ang nagdala niyan eh. Diba? Mm-hmm. Yung kanya lang timing. Ako nga, alam mo yan, bucket list ko yun. Diba? Wow. Yung sa plan ko, that, diba? Yeah, bucket list ko yun. Pero anong nangyari? Ibang nangyari. Ginawan niya ako ng himala para makapunta ako doon. Anong year? Parte ng testimony na binibigay ko. 2018 ba? Tara, tito, balik tayo. Yes. Why not? Actually, kung may babalikan ako, kasi di ba pagka, kung may babalikan ako, yun yung gusto kong balikan. Parang yung ibang lugar, na. Pero yun, parang talagang gusto. Kasi noon, parang hindi ako... kasi parang tulala ako dun sa every kasi yung sabi ko nung kasi hindi ko kalain na mapupunta na ako doon, mangyayari yon. So syempre parang mga ako sa mga nangyayari, kaya parang tulala ako all throughout na parang kaya ngayon lang ang prayer ko, please continue to change me. At tapos sa ang ko pa, hindi ako pag andun ako sa isang lugar, yung mga kasama ko hindi ako nakikipag-usap kasi parang alam mo yan, yung ninanamnam mo talaga. Oh. yung parang sabi ko, oh, grabe, totoo pala. Kasi diba remember, sabi ko nga, nagbabasa kasi ako ng pasyon noon. Nababasa ko lang yon yung mga bundok, yung mga desierto, mga ganon. So sabi ko, totoo pala. Tapos yun, kasi sabi, dito pinanganak si Jesus, dito yung hinold mo na siya, dito yung tumilaok ang manok, dito. Sabi ko, talaga pala nangyari to. Grabe, so wala. Kumbaga, ko lang yon
wala akong ibang, basta ano, ninamnam ko talaga. Mm-hmm. So, yun. Oo. Anyway, sarap pagkwentuhan, ano? Oh, mas ang topic kay Lord. Yes. So, alam nyo? Sige, tita. Go ahead. Go ahead, Dok. Sige, oh, ang bilis ng oras pala. 3 minutes na lang. So, sige, Dok, para sa iyong... sa yung mga closing, sa yung closing statement pala, go ahead po. O ayaw man natin magpaalam, pero sarap pagkwentuhan, di ba? Ang bilis naman, tita. Ang bilis, grabe. Sino sa mga netizens ang gustong sumama sa Israel? Kaya magpatawad na kayo, kasi baka pagkunat tayo Israel, di kayo makasama kasi hinahayaan yung ma-obstruct kayo. Di ba, tita? Ano? Sayang yung mga opportunities na pinapakita sa atin ng Lord na dinadala sa harapan natin. Minsan na blinded na tayo ng ating mga galit towards sa mga difficult person. So kailangan talaga baguhin natin yung isip natin, baguhin natin yung ating behavior at mababago lang po natin ito sa tulong ng Panginoon. Kaya ngayon, tita, before po tayo mag-close, pwede po ba tayong i-lead natin sila to sinner's prayer, yung ating mga tagapakinig ngayong hapon? Ah, sige, siguro yun na lang ang gagawin natin, gabay. Okay, sige. Sige ka, Fred. Ito na yung... Sige po, ito yung huling bahagi na ating iiwan sa ating mga listeners. Gabay sa matamis na buwan. Tayo po ay sumunod sa panalangin na ito. Aming Amang Diyos, maraming salamat po dahil kayo po ay Diyos na mapagmahal. Inihingi ko po ng kapatawaran ang aking mga kasalanan. Nainiwala po ako na ikaw po ay namatay at nabuhay muli ng ikatlo. Lord God, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At lagi niyo po akong gabayan sa araw-araw ng aking buhay. Tulungan niyo po ako na makasunod sa lahat ng inyong mga salita. Tinatanggap ko po kayo bilang aking sariling Diyos at tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay. So, okay ka na, Doc Hana? Yes po. Okay ka na po. Okay. Thank you na, Doc Hana, sa iyong mga ibinahagi na kaalaman, karunungan na nakabati sa salita ng Diyos. Salamat and God bless you. Ka-friend. Pwede na talaga. Oh, bye-bye. Pwede na talagang ano, mag-absent si Pastora Jen. Kahit lagi natin patandaan, there is always hope in the word. Laging may pag-asa sa salita ng Diyos. Amen po. God bless po. Okay. Thank you, Mia. God bless, God bless. At salamat din po, Gapay, sa newsroom. Sa... si Kim Gomez, thank you. At yung mga writers, si Ariam Sancho at si Abby Malanday, si Ina Manes at James De Jesus. Susunod na po ang programang Trendy ngayon kasama si Rashid L. at Ariam S. Salamat din ka, Fred Talamala, yung ating co-pilot sa mga taga-engineering, transmute sa mga tumutukus sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Mga OFW sa aming broadcast. Ganun din yung mga nag-follow tubad sa FB. Maraming salamat po. Ako po si Aida Gonzalez. Again, sa angalan ni Doc Hana Mia, marami pong salamat. Maganda nga po. To God be the glory. Bye-bye! Nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon.